Angeline's POV. Daddy, you go first, then me, then Tita Nadia, then Mama. Biglang singit ni Adi na kinalaki ng mga mata ko. Mula sa likod, nagtungo to sa harapan habang may bitbit na maliit na unan at dalawang gintong singsing. Nakatuksido rin tong itim na nagpatingkad ng kagapuhan nito. Bala ko na sana magtanong kay Andre, ngunit inalis na nito ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa braso niya. Please walk carefully. I will patiently await your arrival at the end. Gusto kong humigpis sa saya matapos makita. Pumeso na to sa unahan ni Adi. Hindi pa ako nakakabawi na lumapit si Nadia at pumeso sa harapan ko. Congrats, Angeline. Sorry sa kwento kong pangkali kanina, ha? Gumawi ito at mabilis tumingin sa harapan. Bala ko sanang mahina itong itulak, ngunit natigilan ako matapos makitang papunta sa labi ko ang matandang Montero. Hindi ko alam kung anong iaakto kung kaya nanatili akong nakatingin sa harapan. Alam kong parte siya ng planong to, kaya lang naiilang ako sa kaisipang sa kanya ako'y kakasal kahit hindi. Sabi ko naman sa'yo, Iha, ikaw ang gusto ng apo ko. Anito pagkarating sa gilid ko. Alangarin akong tumawa. Ngayon ko lang po nalaman. Kung ako pa ang gagawa ng paraan, maghihintay na lang kayo na matagal. Baka maunahan ka pa ng iba. Litanya nito. Doon ako napatingin sa kanya. Naiiling ito at alam kong may ibig sabihin yon. Po, sino pong aagaw? Naguguluhang tanong ko. Sa dami ng babaeng nagkakanarapa kay Andre, hindi ko alam kung sino sa mga yon. May ideya ako pero ayoko muna silang isipin sa araw na to. Ngumiti na lang ang matanda at tinaas ang braso niya. Ako muna ang tatay mo ngayon, anak. Hayaan mong maging kompleto ka sa araw na to. Iliko nito sa usapan na siya namang nagpainit sa sulok ng mata ko. Tinignan ko ang braso nitong nakaabang, hinihintay hawakan ng mga kamay ko. Huminga ako ng malalim at bukal sa loob na humawak doon. Masaya ako na kahit paano sa araw na to, kasama ko mga taong magiging bahagi ng buhay ko. Pag-angat ng tingin ko sa harapan, siya namang pagsimula ng isang musika na bumabagay sa atmosfera ng paligid. Simula rin yon ang paglalakad ni Andre patungo sa altar. Hinintay namin silang matapos hanggang kay Nadia at nang ako na, humigpit ang kapit ko kay Don Dante. Binugso ako ng kaba matapos makita. Nag-aabang si Andre sa unahan kasamang apat pa nitong alagad. Tutok ang tingin ni Aldrin at tayong si Baron lang abala sa pagkuha ng video. My grandson only had me and his siblings all his life. Like you, he didn't grow up with his parents. And I know also, he has those missing pieces. And I'm praying that you two will both fix the puzzle. Kwento pa na matanda habang marahan kaming naglalakad sa altar. Niminsan nga, hindi ko narinig ang tungkol sa magulang ni Andre at wala akong ideya doon. Ang alam ko lang sa ngayon ay ang maging tapat at mapagmahal na asawa para dito. Alam ko sa sarili ko ang pagpapakasal kay Andre hindi ang katapusan, kundi simula pa lang ang totoong buhay. Hindi ako sumagot sa matanda bagkos na natili ang mga tingin ko sa lalaki nagpasimula sa gulo ng buhay ko, ngunit ito rin naman ang tatali sa akin. Nang ilang hakbang na lang walang humpay sa kaba ang puso ko, hindi ko alam kung mangingiti ako o maiiyak sa nakikitang pangislap ng mata ni Andre. Nagbabadya ang kanyang mga luha ngunit ito'y pilit na tumitindig. Nahuli ko pa ang marahang pagkiliti ni Aldrin sa tagiliran nito ngunit mahina niya tong inangilan na kinatawa ni Lagueco. Nangisi ako matapos tumigil sa harapan. Tumigil sila sa pagtawa at pinanood kung paano lumapit si Andre sa akin. Pigil ko ang paghinga matapos itong magmano kay Lolo at nakangiting balingan ako. Take care of each other. My mansion is always open for the both of you. Kahit mag-away ba kayo araw-araw, huwag niyong kalimutang umuwi sa isa't isa. Paalala ng matanda na ikinangisi ni Andre. Thanks, Lolo. You're the best. Napahinga ako ng malalim matapos ibigay ng Don ang kamay ko sa apo niya. Para kumuling teenager na kinilig matapos maglapat ang mga palad namin. I have no words to say, Angeline, but I love you. He whispered sincerely to my ear. Nahigit kong muli ang hininga at hinarap ito. This may not be so romantic, but I don't want to get married without saying I love you to you. I have been keeping this to myself for so long, sweetie. He uttered as his eyes glistened with tears. Wala sa loob, pero nasan kong tumulong luha sa mata nito. Ngayon ko lang siya nakitang ganito, and for a man to cry, that only means genuine. He is human. His feelings are real. Inawakan ito ang kamay kong nasa pisngi niya at dinala yon sa labi para hagkan. I swore to God back then that I would willingly be as good as an angel just to see you alive, and yet he let me see you healthy and even with a child.
I'm so grateful but I'm afraid that I hated myself to the core. Pero wala akong pakialam kung galit ka sa akin. All I know is that my heart is beating loudly for your name, my Angeline. And I can't wait to make you Angeline de Masupil Montero. He gave me that genuine smile that made my heart flip and made my eyes glisten with tears. Sinubukan kong tumikim upang mahanap ang boses ko. I honestly don't know what to say. We are not vocal about our feelings, but I think our actions speak louder than words. Before we start the ceremony, I wholeheartedly want to say I love you, Andre. I shouted, which made him chuckle and earn a curse from the boys at the side. Sana all na lang tayo. Cheers sa mga walang jowa, sigaw ni Aldrin, kung kaya't nagkatawanan sila. Naiiling na nangisi si Andre at hinapit ang bewang ko. Hinagkanan ako bago namin hinap ang attorney na nangungunot ang noo. Do I still need to start the ceremony? Sayang ang oras ko rito kung maghahagan lang din naman kayo pagkatapos. Anitong bahagya pang humikam. Attorney Madrigal, ganyan pa epekto kapag walang jowa? Asar ni Anton. O Miss Med ang attorney. I have a wife. Anitong tinaasang kamay na may singsing. A wife who doesn't like you? Ani Andre kung kaya't siniko ko ito. Peste ka, Andre. Gusto mo bang ikasal ngayon o aalis na ako? May inis na pananakot nito. Can we skip to the good part, attorney? I'm sleepy. Sigaw ko na humikab at sinilip ang relong pambisig niya. Fine. Please say the magic words, attorney Madrigal. Utos ni Andre bago ko hinarap. Nanahimik ang paligid habang puso ko'y muling nag-ingay. Nangiti pa sa akin si Andre at nangungusap ang mata. Tumikim ang attorney. I now pronounce you, man and wife. You may now kiss the bride. Napakapit ako sa braso ni Andre matapos itong dumukwang masuyong hulihin ang labi ko. Mula sa braso, umikot ang kamay ko sa kanyang batok at sinabayan ang paggalaw ng kanyang mga labi. Maari na tayong umalis sa lugar na to, mga bugok? Ani ng attorney. Ayaw pang pakawala ni Andre ang mga labi ko kahit pa dinig ko na ang papalayong yabag ng mga kasama namin. Daddy, the rings have been placed on the chair. Isuot niyo po ni Mama. Sigaw ni Adi na halatang nasa malayo na. Imbes mainis na iniwan nila kami, nagkatawanan pa. They really know how to ruin romantic scenes. Singit pa ni Andre na natatawang pinakawala ng labi ko. Inawakan niya na mahigpit ang kamay ko at hinila ko patungo sa upuan kung nasa ng mga singseng. Hold them, sweetie. We need a room. He said as he placed the rings on my palm and abruptly carried me. Ang bigat mo? Can you just rip this gown off of your body? Mahina ako natawa at mahigpit na kumapit sa balikat nito. Later, or as soon as we close the door, mapangakit kong bulong. Oo naman, sa sandaling isara natin ang pinto. Ulit nito. And true to his words, when we reached the big white house and closed the door, ibinaba niya ako at sinandal sa pinto at agad hinarap ang zipper ng gown. Nang maalis yon, kaagad nitong sinakop ang labi at hinagka ng mariin. Sa kabilang banda, napakagat ako sa labi ng isandal ko ni Andre sa railings ng balcony. Is it safe? Bulong ko rito, ayaw bitawan ng matipuno nitong braso. Napangisi to habang papalapit sa akin, pinaulanan ako ng matatamis na hagkan. Ang init mula sa kanyang walang pangitaas na katawan ay ganap na tinutupok ang malamig na hangin. Walang babala kong idinikit ang aking pisngi sa kanyang balikat. Marahan ko pang inamoy ang natural na bango noon. Muli tong natawa dahilan upang mapangiti ako. Ngayon, nagiging maharot ka na at nababaliw ka na sa akin. He concluded. So what? Am I not allowed to fancy my husband? Diniin ko talaga ang huling salita para ipaalalang kasal na kami. I guess no. It should be the other way around. Bumaba ang tingin nito sa akin at binigyan ako ng mapangakit na titig. I know then we're both creating the fire again. Let me fancy you, wife? Panggagaya nito sa tono ko. Do we need a bed? He's not sure about that, but I am. Do we? Tanong ko pabalik. Sino ba makakakita sa ginagawa namin sa gitna ng dilim, ng malawak na karagatan, at sa isla na kami lang naman ang nandito? Nope. Let the moon, stars, and the dark sea witness how I will make love to my sweetie. At di nga nagtagal, sinimulan na namin ang unang beses na pag-iisa bilang mag-asawa. Kusa akong dilantay ang noo ko sa balikat ni Andre habang ito'y hindi na ako binaba at binuhat na lang na parang bata. I wonder what our baby girl would look like. Biglaan itong sabi habang pabalik kami sa kwarto. Napanguso ko at mahina siyang hinampas sa braso. Pambihira?
Matagal pa bago malaman ang gender. Huwag kang pala desisyon dyan. Mahinang angil ko na ikinatawa naman ito. What? Believe me, sweetie, it's a girl. He said with confidence before he carefully lay down on the bed at ilagay ako sa harapan niya. Paano kung lalaki? Huwag mong ang pahunahan. Baka ma-disappoint ka. I won't. Whatever gender it is, I will always be happy. And I'm thanking you for bringing my wonderful angels here on earth. He said with so much love in his voice that made my eyes teary. Parang ang excited ka pa kanina, hindi mo lang ako nag-vow? Nagkwento ka lang din? Umismid ako matapos maalala ang kasal namin kanina. I don't want to make vows. I don't want to make any promises. Because promises are meant to be broken. Tinitigan ko to sa mata para lang malunod sa nakikita kung gaano kasuyo at kaemosyonal ang mga mata nito. Maliit ako napangiti at wala sa sariling nahaplos ang gilid ng kanyang mata. Natutuwa ako na nakikita ko ang buhay sa mga yon. Di kagaya dati na lagi nalang galit. I hope our second baby will inherit those eyes of yours. They are exquisitely beautiful, Andre. Di ko nilubayan ang tingin ng mga yon kahit pa nagkatitigan na kami. Muli nitong hinagod ang likod ko at nilagay pa ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tenga. Gusto mo pa ba sila kung sasabihin ko ngayon na nabully ako dahil sa mga mata ko, sweetie? Tinawag akong monster, alien at anak ng mythical creature. Napakurap ako at napatitig lalo sa kanya. If ever my children experience the same, I'd rather build their own school so no one will judge them by what their eyes can see. Yabang ah. Let them experience life. Hindi natin hahayang mabuli kung mangyayari man. Then we should be by their side all the time, Andre. Let's not spoil them and let them see the real world. It's for their own good. Paano sila matututo sa buhay kung mahukulong lang sila sa isang lugar? Mahinahon kong paliwanag bago dinantay ang mukha ko sa kanyang balikat. Dinig ko ang pagbuntong hininga nito at kasunod nun ay ang maingat itong paghiga sa akin sa kama. Alright, sweetie. Ako yung alipin habang buhay at susundin ko ang anumang sasabihin mo. Pilang bigkas nito bago umisi at hulihin ang labi ko. Matapos ang malalim na paghinga ay tinaas ko ang kamay ko pang ipakita ang daliri ko na wala pa rin singsing. Doon na toon ang atensyon nito at mahinang pinagalitan pa ang sarili. How did I forget? Aniyang tumayo, kinuha ng singsing sa my side table. Umismid ako kunwari tinintay na muli pa siyang makalapit. Excited ka kasi, Mr. CEO. Maliit pa itong muso bago kinuha ang kamay ko. Hinagkan ko yon bago marahang nilagay ang singsing sa aking palasingsingan. Muli, nangilid ang luha ko habang tinitingnan iyon. Ngayon, masasabi kong ganap na akong Angeline Dimasupil Montero. Suminghap ako upang pigilan ang pagluha. Maingat na upo para mailagay sana ang nasa akin. I am sealing our wedding using our ring, my CEO. Mahinang bigkas ko habang unti-unting sinusuot ang singsing sa kanya. Napangiti ako matapos matitigan ang kamay niya. Pag-angat ng tingin ko, titig na titig to sa akin at kagaya kanina ay napupuno ng paghanga ang mga mata nito. Matutunaw ako, Andre. Ngunit di ko na natapos pa ang mga sasabihin matapos masuyong bumaba ang labi nito pang pigilan ako sa pagsasalita. And I guess that was another night where we shared our natural heat. A night that made us officially man and wife. Dalawang araw ang itinagal namin sa isla. Bukod sa walang sapat na pagkain doon, namimiss ko na rin si Adi. Next time we'll go back there as a family. Maybe a month vacation would be enough? Anito habang pababa kami sa chopper. Para akong muling binalik sa umpisa matapos makita doon si Baron. Pero hindi gaya dati na pirmi lang ang labi nito. Ngayon may maliit ng ngiti. Nawala kay Baron ng atensyon ko matapos maramdaman ang pag-ikot ng matibunong braso ni Andre sa bewang ko. Huwag mong titigan si Baron, baka maging kamukha niya si baby. May inis na bulong nito. Kwapo naman si Baron na. Ako ang titigan mo. Umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw. Please, sweetie, make me the apple of your eye for the sake of our baby. Funny ka, Andre. Ngayon ka ba kakabahan na hindi mo kamukha? Eh nung kay Adi nga halos di naman kita tinitigan pero ang lumabas, carbon copy mo. Napangisi ito at kinurot ang pisngi ko habang papalapit kami kay Baron. Bala ko nga sana itong batiin ngunit nilahad nito agad ang hawak na newspaper. I don't know if this is good or bad news, sir, but the old man spread your marriage to the whole country. Simula ni Baron.